Paano nga naman matatapos ang kabuleksidan kung mismong mga tagapagpatupad ng batas ay nalalagyan nila? May pulisya duman kanina, hindi ba tayo uli nun? Kanina nun dyan? Di ba? Ano naman, magkano nilalagay nyo doon? Ha? Magkano nilalagay nyo? Magkano? 50 per. Tila piping saksi ang simbahan sa mga nangyayaring kahalayan sa kanyang paligid. Pero ang mga ganitong gawain hindi naman pwedeng palampasin. Dahil ang ganitong kalakaran tapat man ng simbahan o hindi, bawal sa batas. Agad naming ipinakita sa Women and Children Protection Center ng Kamkrame ang nakuha na naming bentahan ng laman. Kapag ito ay nakuha natin, pakukulong ko to. Sapat na raw ang nakuha naming ebidensya upang ikasang isang rescue operation na magsasalba sa mga kababaihan mula sa mga bugaw. We will compose a team. We will make a memo for them to come here para makita nila ito. Nakikita nyo rin to, itong mga kababaihan na to, na hindi natin alam kung may minor dito na nakaupo sa gilid ng isang establishing nito. Pagka binubad niyo sumbero, hawakan mo na yung babae, kung naman, damputin mo yung pimp, yung iba na mga kasama, kunin natin mo yung mga kababaihan. Kasama ang mga operatiba at ilang tauhan ng DSWD, tumulak kami papunta sa target area. Pagdating sa lugar, nagtanya-kanya kami ng pwesto. Walang kaalam-alam ang mga tao sa mangyayaring iskandalo sa mali nilang akto. Tutukan, bentahan ng laman sa tapat mismo ng simbahan, nakuhanan at natutukan. Tapat man ang simbahan o kahit saan, ilegal ang prostitusyon. Kaya kung hindi kayang igalang ang simbahan, tuturuan namin silang igalang ang batas. Sagipin ang mga bata, ikulong ang mga bugaw. Ito ang tunay na aksyon at solusyon. Tila piping saksi ang simbahan ito sa Pasig sa mga kahalayang nagaganap sa kanyang paligid. Dano? Ang palingkerang bugaw, kinilala namin na si Janet. Pero hindi kami maaring magbulag-bulagan lamang sa kabulastugang tulad nito. Kailangan ng wakasan ang kalakalan ng laman. Isang rescue operation ang ikinasan ng Women and Children Protection Center ng Kamkrame. Kasama ang mga tauhan ng Eastern Police District at DSWD, tumulak kami sa lugar. Ito na, on the way na kami doon sa Pasig para hulihin o i-rescue itong mga bata mula sa kamay nitong mga mapagsamantalang mga adult, yung mga matatanda na mga bugaw nila para may alis na sila doon. Sa di kalayuan, nakapwesto na ang mga otoridad habang kami tahimik na nakaantabay sa hudyat ng pagsalakay. Ilang saglit pa, lumantad na mga operatiba. Saan sila? At isa-isang binampot ang mga kababaihan. Go.
Pero hindi ikaw, eh, kanina ka marami sinusubay pa yan eh. Kasamang nasakote ang bugaw na una naming nakausap. Huli rin ang anim pang babaeng sangkot sa bintahan ng laman. Agad silang dinala sa ospital para sa medico-legal. Do'y nagawa kong makausap ang bugaw na promotor ng kahalayan. Ano na mga naisipan na ibugaw yung mga minor related na ito? Hindi po akong bugaw naman. Nakuna ka na surveillance camera ng TV5 na tutupon po isang gabi. Kung may nagtanong-tanong sa iyo, magkano 400? Tigas man sa pagtanggi, sa presinto pa rin ang bagsak ng mga nasakote. Kabilang sa kanila ang dalawang minor de edad. Kinasuhan ang bugaw at ayon sa mga otoridad, pawang mga biktima din lamang daw ang mga babaeng ibinibenta nitong si Jenneth Mendoza. With this, naka-arrest tayo ng isang team and then yung kanyang ibinubugaw na anim, dalawa rito ay mga bata. So itong dalawang batang ito ay inilagay na natin sa custody ng DSWD and we are now filing a case against the violator dun nga sa pimp na she violated a Republic Act 9208 which is the anti-trafficking in person. Samantala, blanco naman ang pamunuan ng simbahan sa nangyayaring kalakalan ng laman. Ang katawan natin ay para sa maging daluyan ng tunay na pagmamahal at paglilingkod at hindi para maging kalakal. Hindi pa huli ang pagbabagong buhay para sa dalawang minor de edad na naging biktima ng prostitusyon. Nangako silang tuluyang talikuran na ang kabuhayang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Babala po namin doon sa mga bugaw, eh kahit saang lupalop kayo magtago, umaga man o gabi, kahit saang sulok, saang iskinita, may mga nakabantay na mata sa inyo. Kinukundinan namin ang prostitusyon, lalo na ang paggamit sa mga minor de edad na siyang biktima sa kalakarang ito. At para sa mga nagpipilit na gawin itong dahilan ng kahirapan, naniniwala kaming maraming mas marangal na paraan para itawid ang buhay. Basta't nasa tama, makatao at may takot sa Diyos na pamamaraan. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko. Kaya't kung may pamibisto kayo, kagad nang magreklamo. Mag-text o mag-email lang sa aming action line at personal kong tutugunan ang anumang hinaing na ipararating nyo sa amin. Dahil magiging bagong misyon ko ang sagot sa maliit o malaking problema. Ako po si Erwin Tulfo at kami ang bagong takbuhan ng mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak na totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.